Yan guys, get ready with me. And habang nag-aayos din ako kanina, may na-realize lang ako something kasi, wait lang ha. Actually guys, yung mga hindi ko nakakaalam, since I think 2009 ako nag-start ng business na dad na. Yeah. Since 2009 guys, nag-online na talaga ako. Wala pang mga Facebook na mga ganyan. Paano pa lang, pa-boom pa lang yung Facebook, something online na mga. Ano na talaga, nag-online seller na talaga ako. Naglaylo lang ako nung nanganak ako kasi nagpa-breastfed ako ng 3 years. So may naka-encounter akong mga, marami ka talaga ma-encounter, which is normal, and then part yun ng growth mo rin as an online seller, yung mga iba-ibang ugali ng mga customer talaga. Pero guys, ngayon ko lang napatunayan sa tagal ko dito sa industry na to guys ha. Ngayon ko lang napatunayan na makikilala mo talaga yung isang tao the way din siya makipag-usap din sa'yo. Grabe, I mean, alam niyo yun, kahit hindi mo pa siya kilala, the way na kung paano kanya i-approach online, and kung paano siya mag-post and all, makikilala mo pala talaga isang tao. Katulad din ako last time, yung mga bago-bago pa yung Facebook, yan ang ano ko eh. Diyan ako rant ng rant. Alam mo yung parang wala kang peace sa heart mo kasi puro kanegahan yung mga pinagsasabi mo, napapansin mo, ano ka na agad. Parang, ano, eh, react ka na ng react. So, which is, wala alam ko talaga, ngayon ko lang na-realize na, yung moment na yon halatang wala talaga akong peace sa heart ko kasi konting kibot post. Naghahanap ka ng validation. In short, guys, naghahanap ka ng kakape, kahit ikaw yung manang pa-victim, mga ganyan. Alam mo yun? Ang ingay-ingay, puro kanegahan talaga sa social media. Until ang dami ko nang napagdaanan na till after a year, nag-grow ka talaga. Pero ngayon mo lang pala ma-realize na, oh my gosh, ang toxic ko pala before, na kapag nasa peace, parang at peace ka na pala, parang, alam mo yung parang magiging grateful ka na may asawa ka, anak ka, lalo pag may anak ka na guys, parang anday mo lang ma-realize, nagbago, kasi hindi na ako makapag-rant, hindi na ako nakikipag-away sa Facebook on and all, hindi ko na napapinapatunayan sarili ko, and yun nga pag may nakaka-encounter ako mga taong customer na, alam mo yon, parang ayoko magsalita ng anything to describe her eh. Pero alam mo parang nasa miserable pa siya ng life niya or what. Parang ganyan. Kasi kung ikaw, maayos ka rin makikipag-usap. Kung may peace ka rin sa heart mo. Coffee lang tayo guys. So ayun lang. Yun ang na-realize ko na parang grabe tong taong to, na parang ang maliit na bagay, parang ang laki-laking bagay sa kanya, parang ang sanay na sanay siya makipag-argue, tapos parang babalik ta rin kanya, parang ikaw yung mali, ang galing pala ng mga ganun. Parang imbis na patulan mo, ang gagawin mo na lang is, sige, naintindihin ko na nga lang, hindi na ako makikipagtalo or what, kasi alam mo naman yung totoo, diba? And alam mo, yung totoo sa sarili mo, pag ginagawa mo talaga kung ano yung mga dapat mong gawin na ginagawa mo, tapos sasabihan ka naman kung anok-anok, kung anik-anik guys. Parang hindi ka na masyado mababother pa sa sasabihin niya, parang sabi mo na lang, sige na, ikaw na tama, okay, fine. Kaya nga, diba sa mga nababasa na sinasabi nila na, pag may nagsabi sa'yo ng 1+1=11, umagri ka na lang, huwag ka na makipagtalo, which is tama kung... Pero guys, minsan, may mga hindi rin ako pinapalampas. Pero depende sa sitwasyon. Katulad nung kahapon na encounter ko. Sinabihan ko talaga siya na, alam mo sis, in a nice way naman. Sa tagal ko dito sa online business ko, lalo sa TikTok dito, na nagsasell ako. First time ko maka-encounter ng ginawa mo sa akin. Ganun ko talaga siya. Para at least aware din siya na, ano nangyayari sa'yo? Parang, diba? Parang sabi ko, sis, ngayon ako naka-encounter ng katotse. At sabi ko, very transparent ako. Kinasabi ko yung size at talagang kapag may problem, i-PM lang ako, walang problema sa akin. Kasi like ko sinasabi na ayoko masayang yung money nyo. Willing ako mag-refund, willing ako magpalit ng item pag gusto nyo na may sira or may butas or something. Kasi nga pinapalaundry ko pa yung mga damit guys. Hindi ko na chine-check-in isa-isa pag piniflex ko. Direct na yun sa plastic. So, parang, alam mo yun, parang... Grabe naman tong babaeng to. Parang grabe, ang dami niyang tamyang problema sa buhay. Ang simple-simple lang naman ng ano ha. Sa akin, for me ha, simple. But for her siguro hindi. Kasi nga, punong-puno siya ng galit sa heart niya. Na nag-reflect naman on
paano siya makipag-usap sa akin. Pero wala, part talaga ng business, talaga may encounter niyan, dyan din, at hindi lahat din, syempre magugustuhan kayo guys, even sa business, kahit gano'n ka pa, kano pa ka-perfect yung ginagawa mo or anything guys, paano ka pang magpakabuti, pag may mga tao talaga nga, hindi mo talaga siya maiiwasan. So, gusto ko lang ma-realize nyo na, alam nyo yun, kailangan talaga sa mundong to matatag ka. Kasi pag hindi, lalamunin ka talaga ng mundo eh. Dapat talaga alam mo yung tama at mali yung pinaglalaban mo and gumagawa ka na ng mabuti para malinis yung konsensya mo na hindi ka talaga nanluloko, wala kang tinatapakang tao. Yung ganun ba guys? Teka, mag-ano lang ako. So, yun lang yung something na ma-share ko ngayon. Kati kasi guys. Wala. Ngayon ko lang, yun lang yung na-realize ko ngayon na parang talagang kapag alam mo gumagawa ka ng mabuti na alam mong maganda lang maganda lang yung gusto mong ipakita or maganda lang, may intention mo guys. Kahit anong sabihin sa'yo, kahit anong gawin sa'yo, hindi ka talaga masyashaken. Totoo pala talaga yun. Kahit na napaka-worse na ng pinaggagawa niya na parang naging hysterical na siya, ikaw napaka-kalmado mo pa rin. Kasi you know in your heart na nasa tamang landas kang tinatahak, guys. Yun lang naman yun. So, yun lang. Thank you.